Okay, so let's discuss OSI layers. So let's define OSI, or short for Open System Interconnection. So OSI model is a conceptual model that enables different communicate system to communicate to one another by using a standard protocols. Okay? So the purpose or the function of the OSI model is to facilitate communication between two systems without changing its hardware and software. So bali parang ito yung rules and regulations ng communication system para hindi magkaroon ng chaos pag nagko-communicate sila sa isa't isa. Okay? So OSI is consist of 7 layers: the application, the presentation, the session, the transport layer, network, data link, and the physical layer. So, isa-isahin natin yung mga layer na yan and i-discuss din natin yung mga protocols na nag-a-underlie sa bawat layer na yan. And of course, yung function din ng bawat layer. Okay? So, let's first discuss the application layer. Let's say Bob, no, wants to send a data message papunta kay Alice, no, via internet. So, yung main responsibility ng application layer is to provide services para mag-communicate silang dalawa, no? On any other means, no? Like yung mga electronic email services. So, si application layer siya yung nagpo-provide noon. Or other distributed information services, yung mga Gmail natin, yung Yahoo, yung Windows Live, MSN. I'm not sure kung may gumagamit pa ng MSN ngayon, no? Yung Microsoft Outlook, and so on and so forth. So, si application layer, siya yung nagpo-provide nun. Okay? Para makapag-email tayo sa isa't isa. Okay? Yung mga protocol na nag-underlie sa application layer is the Hypertext Transfer Protocol. I think most of you familiar kayo dito. HTTP. No? Ito yung ginagamit natin para maka-access tayo sa internet or yung World Wide Web. Okay? And para maka-access naman tayo sa email, para makapag-email tayo, yung protocol na ginagamit doon is the Simple Mail Transfer Protocol. Right? Also, application layer provides the file transfer access and management, no, for two users on different networks para makapag-communicate sila, no, kahit remote sila sa isa't isa, no. Halimbawa, tayo may gusto tayong kunin or i-retrieve na file pero outside of our network, no? Si application layer siya yung namamahala doon, no? Para makapag-access tayo sa outside of our network, no? Or remote network kung tawagin. Okay? Ayun, ang ginagamit naman na protocol doon, no, para makapag-access tayo outside of the network is the file transfer protocol. Okay? Other responsibility ng application layer is it determines how much network resources or files are available for the requested communication. Of course, hindi naman lahat ng gusto nating file ay laging available, no? So, chine-check muna ni application layer kung available ba siya or hindi. Okay? So, other protocols na ginagamit sa application layer is the terminal network or telnet and secure shell or SSH. So these are used for accessing a site remotely. Simple network management protocol naman yung ginagamit pag meron tayong gustong i-modify na information. Usually sa device to ginagamit, outside of the network, no? Kung familiar kayo sa IP camera. So si IP camera, nagwo-work yan or pwede nyong i-modify si IP camera outside of your internet network. Halimbawa, meron kayong internet service provider sa bahay and halimbawa PLDT or Smart, doon nakakonekta si IP camera and wala kayo, nasa out of the country kayo or naka out of town kayo or basta wala kayo sa bahay nyo, no? Pwede niyong i-access yung IP camera using internet and yung ginagamit na protocol doon para ma-modify yung behavior ni IP camera or other IP device is the simple network management protocol. Okay? So let's proceed dun sa second layer ng OSI, which is the presentation layer. Okay? So sa presentation layer naman, ito yung responsible, no, for translation to translate the data from user format papunta sa computer format and vice versa. Of course, yung data na or message na nakikita natin in everyday lives natin is yung naiintindihan natin. Of course, sa computer, hindi naman niya naiintindihan yung mga letters and numbers or characters or string. Ang naiintindihan niya is yung binary. So, si presentation layer, siya yung namamahala doon. No?
para maintindihan ni computer. And vice versa, maintindihan din natin. Okay? Next is yung encryption or yung para ma-ensure yung data privacy, no? Or yung tinatawag na cryptography. Okay? So it also encrypts and decrypts information para ma-sure natin yung data privacy. Lalo na ngayon, no, maraming hacker, no? Napaka-importante ng encryption para ma-sure natin na yung data natin is naka-private, no, walang makakakita. Okay? So next is decompression of data. So dito rin ginagawa sa presentation layer, no. Kino-compress niya yung data para ma-reduce yung number of bits and para bumilis yung file transfer rate, no. Of course, ano naman 'yan eh, yung file transfer rate is inversely proportional sa number of bits. Of course, pag mas malaki yung file size, no, halimbawa pag nagda-download kayo or nag-i-internet, 'di ba? Mas nahihirapan kayong mag-transfer ng file or mag-download or mag-upload kasi malaki yung file. Okay? So sa presentation layer, ginagawa niya is kino-compress niya 'yun. Okay? So let's proceed to sa third OSI layer, which is the session layer. So dito naman, ito yung responsible, no, for deciding and controlling which communication mode is best and efficient at a particular scenario. Kung at this particular internet speed, si half duplex ba yung mas goods, mas okay siyang gamitin, or si full duplex ba? Okay, so ang tawag doon is the dialogue control, no, kasi kinokontrol mo kung paano nag-uusap yung dalawang user. Okay? Also, dito sa session layer, dito rin nilalagay yung mga checkpoints or synchronization points, no, in a stream of data para ma-ensure natin na yung data is successfully received and acknowledged. No, napaka-importante nito, no, lalo-lalo na pagka sobrang dami ng or haba ng data or laki ng data and halimbawa nag-crash yung system, no. Imagine niyo parang ganito lang, imagine niyo meron kayong pinapanood sa YouTube, no, and yung pinapanood niyo sa YouTube halimbawa may napapanood na kayo na or meron na kayong na-buffer or nilo-load niyo pa lang, no, naka-pause yung video pero binabuffer niyo yung video niyo. Halimbawa nag-crash yung internet, isipin niyo pagbalik ng internet kung walang ginagamit na synchronization point or checkpoint, yung buffer babalik ulit sa zero, yun, no. So sayang lang yung pinaghirapan niyo. And of course, pag nagda-download kayo, di ba? Or di kayo sa torrent, no? Di ba pagka sa torrent minsan, kung hindi gumagamit ng synchronization or checkpoint, yung tinagal ng download natin, halimbawa 1 GB and download natin is 500 MB lang. Pag nawala ng internet or nag-crash, kung walang ginagamit na synchronization point, babalik ulit sa zero 'yun. So sayang yung hinintay natin. So napaka-importante nito, no? Okay? So ito nga, no, for instance, so if a system is sending 10 bits of data, adding synchronization points for every 2 bits will ensure that every 2 bits successfully receive and acknowledge. Okay? Napaka-beneficial nito kasi it's because, halimbawa, if a crash happens at bit 8, so hindi mo na kailangang i-retransmit yung whole 7 bits kasi sure ka na yung first 7 bits is na transmit successfully. Okay, so napaka-importante ng checkpoint or yung synchronization point. Okay, let's proceed sa fourth layer, which is the transport layer. Okay, so in this layer naman, the data from the upper layers is divided into segment. Ang tawag doon is segmentation. So at this point, yung protocol data unit natin, hindi na natin tatawagin na data. Ang tawag na doon is segment kasi sinegmented na natin. Hiwa-hiwalay na natin or hinati-hati natin into segment. Okay? So this layer, yung transport layer, provides service point addressing, no, called the port address, no. Yung port address has two types, no, the source port address kung saan ang galing na service and yung destination kung saan siya pupunta na service. Okay? And each port address has 16 bits long, no. Pag pinagsama, 32 bits. So yung port number ranges from 0 to 65,535. No, bakit naging 65,535? Kasi 2 raised to 16. So 2 raised to 16, pag nilagay nyo sa calculator yan, 65,536. Eh, dahil mayroong port number 0, o kaya naging 65,535 na lang.
Okay, kasi yung port number 0 is yung pang 65,536, no? O, sana nagigess nyo yung point ko. Okay? So, next. Ito yung mga well-known port numbers or yung mga common na port numbers. Yung, I'm sure, alam nyo itong port number 80, no? I'm sure nakikita nyo ito, no? Yung Hypertext Transfer Protocol na ginagamit para ma-access yung internet. So, port number 80 yun. And yung File Transfer Protocol, specifically data transfer, port number 20, and yung domain name system, DNS service, port number 53. Unfortunately, hindi ko i-discuss to briefly kasi sobrang lawak pa talaga ng mga protocols eh. Kaya yung mga IT may mga specific subjects sila na talagang dinidiscuss bawat protocol. So ito is overview lang naman kung ano yung ginagawa ng bawat protocol. Okay? Hindi natin i-discuss briefly kung paano talaga sila nag-work. Okay? Kasi meron pa talaga yung sobrang discussion eh. Okay? So ngayon more on overview lang tayo. Okay? So ang tawag dun sa label before the segment is called the segment header. Okay? And yung segment header uses one of the protocols, no? Either TCP, Transmission Control Protocol. Pag TCP yung ginamit na protocol sa header na yun, ang tawag dun is TCP header. And pag UDP naman or yung User Datagram Protocol na ginamit, ang tawag naman is UDP header. Okay? So hindi pwedeng sabay gagamitin, no? Either TCP header or UDP header. Depende sa application. So i-discuss ko mamaya kung yung mga applications na ginagamit na pinagagamitan ng bawat protocol na yun. Okay? So, let's first discuss muna yung User Datagram Protocol. Ano ba yung itsura ng UDP header? Okay? So, sa UDP header, meron siyang tinatawag na data checksum error na nagpo-provide ng error detection. No? And it is usually 2 bytes long. No? Per byte, 8 bits, so 16 bits yung haba nung checksum error or nung error detection. So the way the checksum error works is that if one data segment is received, no, limbawa itong data na to na receive ng router, receiver, and yung segment 3 is corrupted. So ang gagawin ni receiver router is that i-discard niya. Okay? So ganun nagwo-work yung error detection ni UDP protocol. Okay? And also meron siyang length field ito, no? Ito pala, yan, nabilugan ko na pala siya. So, ito nagsisignifies ng sum ng length ng UDP header and data segment. Wala naman siya talagang function. Bali, nandyan lang siya para malaman mo kung gaano ba kahaba yung UDP header and yung data segment. Yung data segment is ito. No? Yung mismong data na pinaghati-hati natin kanina. Okay? And yung length field is usually 16 bits long lang. No? Lang yan. No? So, yung 16 bits is kasama na yan nung size ng UDP header at saka yung data segment. Okay? So, next, let's proceed sa Transmission Control Protocol header. So, beside the use of error detection, no, gumagamit din si TCP ng error detection, meron tong error correction. So, hindi niya lang dinedetect si error, kinokorrect niya rin. Okay? So, like UDP, it discards the corrupted segment. No, but since meron siyang error detection, meron siyang capability na i-retransmit yung corrupt segment na yun. So, halimbawa, ito, nakita nyo yung animation na yung data na received ni router, and si segment 3 ay corrupted. So, ang gagawin ni receiver router is magpapadala siya ng acknowledgement kay router sender na kailangan ko ng segment 3 kasi corrupt eh. So, hindi ko siya mapapainabangan. So, ang gagawin ni router sender is mag-retransmit siya ng segment. So, meron siyang correction. Okay? Mas reliable gamitin si TCP. Lalo na kung yung paggagamitan mong application is kailangan mo ng reliability or mataas na fidelity. So, mas ginagamit si TCP pag reliability yung concern mo. Okay? Transmission Control Protocol also has a sequence and acknowledgement number which enables this layer in reassembling the data. No? Ito rin, napaka-importante nito, no? Besides dun kanina sa checkpoint dun sa session layer, yung sequence and acknowledgement number.
Kasi of course in real scenario naman, yung napakahabang data mo hindi naman yan in order pagdating sa receiver lagi, no? Sometimes nagkakaroon ng ng chaos, naghahalo-halo yung data. So kung wala kang sequence or acknowledgement number, pagdating sa receiver, maaring gulo-gulo yung data mo, no? So mas maganda na meron kang sequence and acknowledgement number para pagdating sa transport layer, madaling ma-reassemble, okay? Madaling maisaayos ulit sa chronological order. Okay? And yung haba niya, yung each sequence, yung sequence and acknowledgement number is 32 bits long. Okay? Yun. Okay. So let's summarize or compare yung advantage and disadvantages ng paggamit ng TCP and UDP. So bali, ang ginawa ko is kinategorize ko siya into speed, reliability and connection. Okay, kung si UDP, since UDP doesn't have many requirements, mapapansin niyo naman kanina yung number of fields is apat lang. Yung source port address, destination port address, yung length field at saka yung error detection or yung checksum error. So apat lang. So dahil apat lang siya, yung size ni UDP, and usually yung size ni UDP is 8 bytes, no? 64 bits long lang yung haba ni UDP. Mas mabilis siya compare sa TCP, kasi si TCP meron pa siyang sequencing number na 16 bits yung haba, meron din siyang acknowledgement number na 16 bits ulit yung haba, meron ulit siyang error correction na 16 bits din yung haba. So malaki yung file size ni TCP compared sa UDP. So when it comes sa speed, mas ginagamit si UDP, lalo na yung kung ang paggagamitin na application is mabilis yung speed, no? So, ito yung reason kung bakit si UDP ay madalas ginagamit sa mga video conferencing, FaceTiming, kasi mas concerned mo dun yung internet speed. So, hindi ginagamit si TCP dun kasi mababagal, no? Okay? So, when it comes naman sa reliability, si TCP naman yung may advantage kasi si UDP wala siyang sequencing and acknowledgement number, no? Kaya mababa yung reliability. Mataas yung chance na pagdating sa receiver magkakagulo-gulo yung data kasi walang chronological order, kaya walang sequencing. Okay? Unlike TCP, meron siya, no? Meron siyang sequencing and acknowledgement number, and also meron din siyang correction, error correction. Kaya mas mataas yung fidelity and reliability ni TCP compared sa UDP. So si TCP ginagamit naman to sa mga file transfer, download and upload, no? Kaya mas reliable gamitin si TCP sa mga ganong application. Okay? When it comes sa connection naman, si UDP ay tinatawag na connectionless oriented protocol. Meaning si UDP nag-establish ng hindi reliable connection between sender and receiver. Okay? Unlike si TCP, tinatawag siyang connection-oriented protocol kasi before siya mag-send ng data or protocol data unit, minimake sure niya muna na meron siyang established na reliable connection bago niya i-send yung data.